Hello guys, kamusta kayong lahat? Welcome back sa isa na namang episode ng Technical Discussion. Oh, grabe. After, I don't know, 2-3 months, no? Yung last time na gumawa ako ng Technical Discussion, it's been a while. Kasi, well, ang daming ginagawa. Diba, dumaan yung holidays. After holidays, nagkaroon ng sakit. Tapos, I've been working on a project. Daming lumilipad pa rin na lamok dito. Pero, anyway, the thing is, we're back. And hopefully, tuloy-tuloy na to. Okay guys, bago natin simulan, magbibigay ako ng usual disclaimer ko sa inyo na kung gusto nyo magtanong, or dito sa Technical Discussion, sinasagot ko ang mga katanungan nyo base doon sa previous episode. Pero in this case, or in this episode, babasahin ko yung mga recent comment na natanggap ko from doon sa mga videos ko. Okay, kasi, well, sobrang tagal na nung last na Technical Discussion, and natabunan na. Okay, well, pwede ko naman tignan yung video, pero akin eh, to start fresh, no? Let's read some random comments, okay? So guys, for the disclaimer, hindi lahat ng questions, or kung magtatanong kayo sa akin, hindi lahat ng questions eh kaya kong sagutin. Dahil ang mga sinasagot ko lang na questions dito is either napag-aralan ko or na-experience ko na. Pag wala dun sa dalawa, hindi ko sasagutin yan, okay? And also guys, make sure lang na kung magtatanong kayo sa akin, ako na yung huling tanong pinagtanungan nyo. Nagtanong na kayo sa kahit sino, magulang nyo, sales representative, technical support, no, and also nag-research na rin kayo sa Google. Kasi guys, hindi ko agad masasagot yan. Yung pa pala, no, kung ang tanong nyo is rush, hindi ko agad masasagot yan kasi gumagawa lang naman ako neto once a month or nag-upload ako once a month. So, kung rush yan, huwag nyong asahan na masasagot ko agad. Pero kung hindi naman rush and gusto nyo makasama doon sa next episode, mag-comment lang kayo sa comment section down below. Okay na guys, so without any further ado, simulan na natin kasi limited lang yung time for today, and also i-upload ko to agad like tomorrow, so this is so super fresh. Okay, so may nag-comment doon sa in-upload ko na project Ice Bear, which is yung all white, medyo all white PC build para sa kuya ko. Sabi ni Jim Ray Paragasa, grabe Lods, ang dami kong natututunan sa iyo. Electronics student ako pero gusto kong matuto ng malalim sa computer. Salamat sa mga tutorial Lods. Maraming salamat, Jim Ray, kung may natututunan ka kahit papano sa mga videos ko. Unfortunately, hindi na ako gumagawa ng mga tutorial videos or educational videos kasi yung mga ganong klase ng videos is it takes time. Super. Sobra. It takes time. And unfortunately, wala akong ganong kalaking oras para gumawa ng ganong video. Yes, I know meron akong promise sa inyo na educational videos about computer, yung mga computer components, and yung mga ganong klase ng bagay. I have the script, kaso nga lang hindi tapos, no, and I don't have the time, no, para isulat yung script and para tapusin. Pero, hopefully in the future, pagka full-time YouTuber na ako, makapag-focus na ako 100%, no, may dedicate ko na yung time ko, no, lahat ng time ko dito sa channel ko, okay? So, maraming salamat, Jim Ray Paragasa, no, sana kahit papano nakatulong. Well, sabi mo naman nakatulong, pero anyway, maraming salamat. Next naman, sabi ni Mark G. Carpio, good day sir, okay lang po ba i-turn off at i-unplug yung UPS kapag naka-shutdown yung PC? Yes, bakit naman hindi? No? I-turn off mo yung UPS. Yung UPS kasi guys, isipin nyo na para lang siyang battery. Okay? Para lang siyang battery, para siyang, sabihin na natin generator para sa computer or sa electronics. No, na kung saan eh, pagka nag-brown out, meron siyang stored power para yung PC nyo ma-shutdown nyo ng maayos. Okay? Or para ma-save nyo yung mga ginagawa nyo. Tapos, after nun, pwede nyo na siyang i-off and tanggalin sa saksakan. Yes, why not? Okay? Okay lang yan. So, Mark G. Carpio, that's a very, very straightforward question. So, nagbigay ako ng very, very straightforward na answer. So, sana na gusto mo yung sagot ko. Maraming salamat sa pag-comment. Ito naman, sabi ni Aaron Castro. Sabi niya, hi, salamat for the reviews. Nag-comment siya dun sa, yung ginawa kong video dati for Asus. Yung Asus na B560, Asus TUF Gaming B560, tsaka Intel Core i5-10400, I believe. Sabi niya, hi, salamat for the reviews. By the way, I'm building my gaming PC, but in my case, I'm gonna use i5-11th gen. Concern ko lang if I can put an NVMe M.2 SSD Gen 3 on the upper part, which is yung slot 1 ng M.2 SSD, no, below the processor located with heatsink
or on the lower part. So, hindi niya alam kung ilalagay niya ba sa slot 1 or slot 2 yung Gen 3 niya na SSD na NVMe M.2. So, ang mga processors kasi na 11th gen and also yung motherboard na yun is meron siyang tinatawag na PCIe 4.0. Kung gagamit ka ng Gen 3, hindi siya PCIe 4.0. So, kahit ilagay mo siya sa slot 1, hindi niya makukuha yung full bandwidth kasi merong limitations yung Gen 3. So, pwede mo siya ilagay sa slot 1 or slot 2, wala namang problema doon. Okay, pero kung meron kang Gen 4, kailangan mo siya ilagay sa slot 1. So, kung gusto mo ma-take advantage yung Gen 4 na SSD, doon mo ilagay sa slot 1. Pagka wala naman, in your case, Gen 3, wala namang problema kung slot 1 slot 2. No? Kasi, either way, ang makukuha mo lang naman doon is yung bandwidth ng Gen 3 na SSD. Okay, Aaron Castro, maraming salamat sa pagko-comment. Sana nasagot ko or nasagot ko na maayos. And sana kahit pa paano gusto may sagot ko. Next, sabi ni Michael Tagorda, nag-comment siya doon sa Gigabyte Z690 Aorus Elite AX DDR4 na unboxing, yun yung bagong motherboard for Intel 12th Gen. So sabi niya, anong masuggest mo na case for this? Okay guys, yung mga suggestion for example, the case na lang, okay? Yung suggestion for the case is subjective. Kasi pag sinuggest ko yung ganitong case, pwedeng pangit sa'yo or pwedeng hindi naman fit, no, sa needs mo. Pero pagka sinuggest ko naman yung ganito, maaaring magustuhan mo. No, halimbawa, yung case na isasuggest ko sa'yo is gusto ko, pero hindi mo naman trip or hindi naman yun yung kailangan mo. Okay, so baliwala. So subjective yun. Una, alamin mo ano ba yung mga kailangan mo. Kasi may mga case na walang, for example, na walang tempered glass. Okay, may mga case na walang power supply shroud. Pero yung sa functionality naman, for example, merong mga case na MATX. Pero in this case, this is an ATX motherboard. So, merong mga case na sakto lang yung ATX, pero meron naman mga case na malaking case, kasha yung mga EATX or extended ATX. So, depende. Ang suggestion ko sa iyo, ang tip ko sa iyo is alamin mo kung ano yung mga parts na ilalagay mo, alamin mo yung mga form factors or yung sizes. Tapos alamin mo kung magkano yung budget mo. Of course, budget is a very very big factor, no? Bago tayo bumili ng kahit anong bagay, kahit pa sabihin mo pagkain. Pero sa case, alamin mo kung magkano yung budget mo kasi ang case can go around from I think 750 pesos or 1,000 up to, I don't know, 50k or hindi naman, hindi ko mga 10k. I don't know kung magkano yung pinakamahalang case, pero marami kang choices, lalo na dito sa Philippines. Napakarami dito mga knock-off mga third-party brands for case. Meron nga ditong imitation ng Li & Li O11 Dynamic. So, marami kang choices. So, alamin mo kung ano yung budget mo and alamin mo kung ano yung lalagay mo. Okay? So, maraming salamat, Michael Tagorda. Sana kahit papano yun, nagustuhan mo, no, yung comment ko and nasatisfy ka. Okay, so yung memory card na gamit ko dun sa camera is medyo hindi siya compatible kasi hindi nalalaman kung ilang minutes na lang yung remaining or ilang minutes ka nang nagre-record. So, hindi ko alam kung nakakailang minutes na ako. Pero hopefully, hindi tayo masyadong humaba. Anyway, next, sabi naman ni Akatsuki Ayan 123, nag-comment siya dun sa ito, sa YouTube Silver Creator Award ko, also known as Silver Play Button, yung unboxing ko niyan. Sabi niya, ngayon lang ako nagkaroon ng gaming laptop quiz. Ikaw, pinapanood ko para matutunan ko yung silbi ng mga parts. Thank you, kuya, for months and year ago na napapanood ko. Long hair ka na po pala. Yes, matagal ako sa YouTube. 3 years, magka 4 years na actually. Pero nagsimula ako magpa-long hair kasi gustong-gusto ko talaga magpa-long hair is nung nagka-pandemic, no? Basically, nung nawala ng face-to-face classes, no? Nung nasuspended kami, nung day one pa lang ng suspension, hindi na ako nagpagupit or hindi ko na pinansin yung buhok ko. So yeah, kung napapanood nyo ako dati pa, mukha pa akong tao nun kasi record sa school magpagupit and mag-shave. Pero ngayon, mukha na akong ewan. Pero maraming salamat, Akatsuki Ayan. Kung pinapanood mo ako years ago pa sa kantunay, maraming salamat sa suporta. And sana nagugustuhan mo pa rin yung mga videos na pinoproduce ko. Okay? Thank you so much. I really, really appreciate it. Okay, so for the last comment, sabi ni Dong Juan
No? A very underrated PC vlogger deserves more subscribers and views. Thank you. Thank you so much for the kind words, Sir Dong Juan. No? Yung mga ganyang comment, pag nakakita ko sa comment section ko, natutuwa ako kasi hindi ko naman, well, sige. Sa panahon, sa point na to ng pag-YouTube ko. Kasi guys, yung mga comment na yun, isa yun sa mga validation na, kumbaga parang ano yun eh, drive or motivation na pagka nakakakuha ako nun, kumbaga sabi, ay, nagugustuhan nila yung videos ko. Yes, I am getting a lot of views, no? Pero, minsan lang kasi yung makabasa ako ng comment na ganun eh. I'm getting a lot of comments, no? Across sa mga videos ko. Pero, minsan lang ako makakuha ng comments na kumbaga dun sa kaka-upload ko pa lang. I don't know why. And also, minsan lang ako makakuha ng mga comments na ganun, no? Yung kumbaga na-appreciate nila yung ginagawa ko. So, maraming salamat. Para sa mga nakaka-appreciate nung ginagawa ko, para sa mga nagugustuhan, no? Yung mga videos na ina-upload ko. Maraming salamat, guys. I really, really appreciate you all. Sana huwag kayo mahiyang mag-comment. Libre lang naman mag-comment, guys. Pero, well, sino ba ako para magsalita? Kasi, ako mismo sa sarili ko, hindi ako nag-comment. No, hindi ako nagla-like ng videos. Pag pinapanood ko, yeah. Pagka nagustuhan ko, honestly, hindi ako nagla-like. Pero nagsasubscribe ako, yes. Don't get me wrong. Nagsasubscribe ako. Kasi gusto ko pang makakita ng ibang videos nila. Pero hindi ako nagla-like, hindi ako nagko-comment. Okay, so, I don't know. Iba-iba kasi yung preference ng tao eh. May mga taong gusto mag-comment, gusto mag-like, may mga taong gusto mag-bash, or may mga taong sobrang na-appreciate nila kahit maliliit na bagay. Okay? So anyway guys, ayun lang yung time. Ito lang yung time na meron ako for today. Maraming salamat sa mga nag-comment. And guys, remind ko lang kayo kung gusto nyo magpasama next month episode, mag-comment lang kayo sa comment section down below ng video na to. Kasi kumbaga parang soft reset ng technical discussion. Although tuloy-tuloy pa rin yung episode number. Parang soft reset lang siya kasi yung tagal ko hindi nakagawa nito, ilang months ako hindi nakagawa. Guys, bago ko i-close yung video, gusto ko lang magbigay ng announcement. Nag-open ako ng isa pang channel, yun yung para sa podcast channel kasi hindi ko siya ilalagay dito sa channel na to kasi, well, I don't like. Parang ano eh, parang ang gulo na tignan. Diba? Parang ang gulo na tignan ng channel ko. Ilalagay ko siya sa isa pang channel. Nag-open ako ng isa pang channel. So, yung link is nasa description down below. Also, guys, kung gusto nyo matuto about YouTube and about video editing, no, pag-edit ng video or pag-open ng YouTube, paano magkaroon ng views, ng subscribers, siguro naman kahit paano, meron na akong authority para magbigay ng tips. Diba? So, yung mga napag-aralan ko, yung journey ko, i-share ko lahat, no? Gumawa ko. O meron akong channel, si Tex Productions. Yung link nasa description din down below. So, guys, maraming salamat sa panonood. Ayun lang yung announcement ko. So, guys, as usual, kung nagustuhan yung video, please hit the like button. And kung hindi nyo naman nagustuhan, you can dislike it. You can do whatever you want. It's a free country. Also, guys, comment kayo sa comment section down below ng kahit anong katanungan nyo, anything and everything under the sun. Wag lang below the bell. Okay? Related sa PC, no problem. Related sa akin, personal life, no problem. Huwag lang yung sobrang personal na kala mo magtropa na tayo. Huwag ganun. Basta huwag below the bell. Also guys, subscribe to this channel kasi napakarami pang tech-related videos as well as technical discussion, PC building videos, unboxing and reviews, unboxing first impressions coming up very, very soon guys. Once again, my name is CJ and magkita-kita tayo guys sa susunod yung video.